nagliliyab na dagat? Yan ang nasaksihan sa Magallanes, Agusan del Norte. Sabi ng drilling operator na nagsasagawa ng soil testing para sa itatayong tulay sa lugar, naghukay sila nang mapansing tila may kumukulong tubig sa ilalim ng hukay. Nang sindihan nila ang matubig na bahagi ng lupa, nagliyab ito. Kinagabihan, nag-apoy na pati ang tubig sa dagat matapos nitong maabot ang lupa dahil sa high tide. Ayon sa Department of Energy, hindi oil deposit kundi marsh gas ang sanhi ng pagliyab. Ito yung methane na natrap sa lupa sa loob ng matagal na panahon. Pinagbawalan munang lumapit sa lugar ang mga residente. 10 naman ang sugatan sa karambolan ng truck at 9 na sasakyan sa Tagaytay, Santa Rosa Road, Silang, Cavite kaninang umaga. Base sa investigasyon, pumalya ang preno ng truck kaya nawalan ng kontrol ang driver nitong si June Lee Morales. Aminado si Morales na siya ang may kasalanan pero hindi raw mabilis ang kanyang takbo. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Mahigit 5,000 piso naman ang tinangay ng isang lalaking sangkot sa basag bus na modus. Huli kam ang kanyang pagnanakaw sa nakaparadang tourist bus sa Malate, Maynila. Ayon sa pulisya, tukoy na nila ang sospek na dati na ring may record dahil din sa pagnanakaw. Pinatawag ng barangay ang mga magulang ng sospek pero ayon sa kanila, maging sila ay suko na sa kalokohan ng anak. Facebook friends, hindi raw dapat pamarisa ng ibang bansa ang kampanya kontra droga sa Pilipinas. Sabi yan ni UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. Sabi ni Bachelet, base sa several sources, nasa 27,000 na ang namatay sa kampanya kontra droga mula noong 2016. Sa kabila raw ng mga seryosong alegasyon ng extrajudicial killings, iisang kaso lang daw ang inimbestigahan at prinosecute. Dapat daw ituring na public health issue ang droga. Nababahala rin daw ang UN Commissioner sa planong ibalik ang death penalty para sa drug-related crimes at ibaba ang age of criminal responsibility. Sabi naman ng Malacanang, maling impormasyon mula sa mga kritiko ng Pangulo ang nakuha ni Bachelet. Reckless and irresponsible daw ang ilang statement, kabilang dyan ang 27,000 na napatay raw sa war against drugs. Sa official count ng PIDEA, mahigit 5,000 lang yan. Hindi rin daw totoo na isa lang ang inimbestigahan at prinosecute na kaso ng napatay sa kampanya kontra droga. Nakalimutan din daw banggitin ni Bachelet ang programa ng PNP para linisin ang kanilang hanay. May public health approach din daw ang gobyerno sa paglaban sa droga. Humingi ng paumanhin si NCRPO Chief Police Major General Guillermo Eliazar para sa inasta niya nung makaharap ang isang pulis na inaresto dahil sa umano'y extortion. Kahapon kasi, pinelyuhan at dinuro-duro ni Eliazar si Police Corporal Marlo Siblao Quibete na inaakusahan ng pangungutong sa drug suspect. Sabi ni Eliazar, sa standards niya, hindi niya sinaktan si Quibete dahil kung ganun nga, na-hospital sana siya. Hindi rin daw niya sinabunutan o dinibdiban si Quibete. Nafufustrate daw si Eliazar sa mga ganung pulis. Nagsosorry siya sa publiko, pero hindi raw magsosorry si Eliazar sa mga tiwaling pulis. Ipinagtanggol din ni PNP Chief Oscar Albayalde si Eliazar. Kung minsan, hindi raw talaga maiwasang lumabas ang galit. Sabi rin ni Pangulong Duterte, okay sa kanya ang ginawa ni Eliazar. Hindi raw niya pababayaan ang NCRPO chief. Nangako ang Malaysia na tutulong sa pagpapaunlad sa Mindanao. Sinabi yan ni Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad sa joint press statement nila ni Pangulong Duterte. Binati rin ni Mahathir ang Pangulo sa pagkakapasa ng Bangsamoro Organic Law at pagtatayo ng Bangsamoro Transition Authority. Si Pangulong Duterte naman, nagpasalamat kay Mahathir dahil sa tulong ng Malaysia sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Nasa Pilipinas si Mahathir para sa isang official visit. Bago ang meeting sa Malacanang, nag-alay rin si Mahathir ng Bulaklak sa Bantayog ni Rizal at nakaharap sina Senate President Tito Soto at House Speaker Gloria Arroyo. Ngayong gabi may state banquet para sa Malaysian Prime Minister. Sabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala sa agenda ng meeting ng dalawang leader ang Philippine claim sa Sabah. Nagbabalik Pilipinas ang model at dating Eat Bulaga Dabarcads na si Cindy Corleto. Nandito siya bilang bagong ambassadress ng isang skincare brand. Sabi ni Cindy, na-miss niya ang showbiz at acting. 2007 nang iwan ni Cindy ang showbiz para tumira sa Peru kasama ang asawang si Daniel. Mapapanood si Cindy sa Eat Bulaga sa Sabado.
May libreng sakayang MRT3 sa mga pasaherong babae bukas sa pagdiriwang ng International Women's Day. Ayon sa MRT3 management, yan ay from 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Nag-viral naman ang kwento ng isang grade 2 pupil sa Santa Rita, Samar. Ang kanya kasing dalang panulat, refill ng ballpen na idinikit sa kapirasong kahoy. Maraming netizens ang naantig sa pagpupursige ng estudyanteng si Jan Kim sa pag-aaral. Binigyan naman siya ng lapis ng kanyang teacher para mas maayos siyang makapagsulat. Meron ding nag-donate ng school supplies sa bata. Depende na raw sa botante kung gaano kabigat sa kanya ang honesty sa pagpili ng kandidatong iboboto sa election 2019. Sabi yan ni Presidential Spokesman Salvador Panelo. Tanong niya, bakit may mga nai-elect kahit hindi honest? Ibig sabihin daw, maraming hindi kinoconsider yan sa pagpumili ng iboboto. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.